Good evening! Mag-overnight kami ngayon at magka-crabbing. Kaya inihanda ko na ang aming kailangan dalhin. Marami-rami din pala ang aming bibit-bitin. Excited na ako at matagal-tagal din kasi kami hindi nakapag-crabbing. At syempre, hindi mawala dyan ang pagkain. Kaya inuna ko na itong dalhin. Dala ko rin ang paboritong banig ni Inday. Dumaan din pala ako sa supermarket para bumili ng manok. Kaso naubusan sila ng buto-buto kaya liig ang kinuha ko. At dito na kami sa area kung saan kami magka-crabbings. Medyo maganda ang panahon at di masyadong mainit. At may hangin pa. Kaya good time ito para mag-crabbings. Alas 12 na pala kami nang nakarating dito sa site. Kaya kumain muna kami dahil nagutom na din. Ito pala yung niluto kong kaldereta. Sarap na sarap si Inday kaya nakarami ng kanin. Nagustuhan din ito ni May nakasama namin para mag-crabbing. Sa lambot ba naman ng baka at may halo pang pinya. Chak, mapaparami ka talaga ng kain. Kumain din kami ng pakwan ng may panghimagas man lang. Kaso hindi siya gaanong katamisan. At nag-umpisa na akong gumawa ng pain para sa crabbing namin. Ito pala yung binili kong manok kanina. First time kong gumamit ng liig ng manok para pangpain ng crab. Medyo mahirap din siya pala kung gawing pangpain ng crabs kasi wala siyang laman masyado at mabilis matanggal. Kailangan mo talaga siyang itali ng mabuti, ng mahigpit na mahigpit para hindi siya matanggal pagtapon mo sa dagat. Kaya nahirapan ako masyado dito sa liig ng manok na to. Pinagbuhol-buhol ko na lahat para maging isa sila. Tapos, tinali ko pa ulit ng paikot-ikot. Parang talagang makasigurado ako na maganda yung pagkatali niya. Natapos din ako sa pagtali ng mga liig ng manok. Tapos nito, ilalagay ko na ito sa gitna ng trap ng crabs. Saka ko naman ito itatali ng mahigpit na mahigpit. Sinasiguro ko talaga na hindi siya matanggal pagtapon nito sa dagat. At ayan na, mukhang mahigpit na rin yung pagkatali niya. Konting-konti na lang at matatapos na rin yung pagtatali ko nito. Kailangan ko rin palang tingnan talaga itong sa ilalim. Baka matanggal siya pagtapon mamaya. Mabusisi rin pag nagpapain ka talaga. Kailangan mo talagang i-check ng mabuti. At eto na, tapos na ang ginawa ko. Ganito pala itsura niya pag hinila niyo sa tubig. Tapos, tatapon ko na ito sa dagat. Kailangan pala pag itapon mo, ilabas mo yung tali sa railings. Para pagtapon mo, hindi siya sasagabal, didiretso lang siya sa dagat. Eto na, tinapon ko na. Di ba ang galing? Maghahantay na lang ako ng ilang minuto, saka ko hilain. 15 minutes pa lang, maximum na paghahantay nito. At ayun na si Inday, nagiyan ng overnight. Tulog na naman. Grabe to si Inday. Sarap buhay. Patulog-tulog na. Kaya ang ginawa ko, natulog na rin ako. Makaidip na rin ng konti. Para naman may lakas ako ng konti mamaya. Wala pala kaming crabs na huli kagabi. Kasi nakatulog din ako. Pagising ko, umaga na. Bilis pala ng oras pag napuyat ka, no? Grabe, nagpapakahirap akong gumawa ng pain ng crabs tapos natulugan lang. Nakimaritis na lang ako doon, kinamang Danny. Ibang klase kasi ang ginagawa niyang pambabangus. Grabe, ang tindi ng teknik niya para magpangbangus siya. Ganyan talaga pag mga legend na. Gamit niya palang tinapay ay kubus. Yan, sa kanya hinihiwa ito ng padiretso. Tapos ilalagay niya sa freezer. Binibilog niya muna sa nylon niya. Sa kanya ito bibilugin sa kamay niya. Tapos hihilain niya papunta sa sima. Katapos yung bilugin, hilain niya yan papunta sa sima. Ayan oh, hinila niya ni Mang Danny oh. Grabe, ang tindi ng teknik talaga. Pagkahila niya ganyan, lalagyan niya ulit ito ng rubber band para hindi matanggal. Grabe, kahit isang oras siguro sa dagat tong pain ni Mang Danny, hindi matatanggal to. Kaya pag nagpangbangus to si Mang Danny, talsik na lang mapupunta sa yung bangus. Grabe, tindi ng teknik talaga ni Mang Danny. Ulitin niya ulit yung ginagawa niya para sa isang sima niya. Iikutin niya ulit yung kubos. Tapos, yan, ikikot niya sa palad niya ulit. Sa kanya ngayon, hihilain yung nylon tapos mapunta sa sima. Katapos niyan, lalagyan niya na ng rubber band yan. Grabe, yan na yung rubber band na ilalagay niya, oh. Grabe, hindi talaga nitong teknik ni Mang Danny. Legends lang gumagawa ng ganito.
Sobrang tagal na pala nito ni Mang Dani dito sa UAE. 1992, nandito na siya. Tapos nagbabangos na siya dito. Grabe, ang tindi ng teknik, no? Sa lagayan lang ng ice cream, nilalagay ni Mang Dani ang kanyang hiniwang kubus. At para daw hindi manginan at hindi tumigas. Grabe, no? Ang daming alam talaga nito ni Mang Dani. Puro kakaiba pa. Grabe, no? Halos 3 dekada na si Mang Dani dito sa UAE. Kung 1992, nandito na siya. Eh, degree 1 pa lang ako noon. Grabe, sobrang tagal na noon. Sa army pala, nagtatrabaho si Mang Dani dito sa Abu Dhabi. Wala pa raw siyang planong umuwi ng Pinas. Dahil hindi niya lang nakikitain yung kinikita niya dito pag umuwi siya ng Pinas. Ganun talaga siguro pag mga OFW. Ayaw na talagang umuwi ng Pinas, lalo na pag nakita mong malaki talagang diferensya ng sahod dito at sa Pinas. At lalong-lalo na kung maraming umaasa sa'yo. Kaya mahirap talaga pag umuwi ka ng Pinas. Patapos na si Mang Dani sa paglalagay ng pain sa sima niya. Panghuling sima na to para lagyan niya ng pain. Tulad pa rin ng ginagawa niya, nilalagyan niya pa rin ng rubber band. Lahat yata ng sima niya, ganito. Ang tindi talaga ng teknik. Nakakamangha. Paano niya kaya naisip to? Mga bibihirang tao lang nakakaisip ng mga ganitong klaseng teknik na pangingisda. Patapos na si Mang Dani sa kanyang paglalagay ng pain sa mga sima niya. At ihagis na niya ito sa dagat. Ang dami rin palang rad ni Mang Dani. Mula sa kabilang dulo siguro hanggang sa kabilang dulo. Rad niya yan. Kaya siguradong walang takas yung bangus dyan. Yung mga bangus na lang na nakaligtas sa rad ni Mang Dani, yung nahuli siguro namin. Sa sobrang dami ba naman ng rad ni Mang Dani, kaya walang takas talaga. Medyo mainit na at wala pa rin nagpaparamdam na bangus. Nag-aantay na lang kami na may kumagat sa rad namin. Kaso, wala pa rin kumakagat. Sabi nga ni Mang Dani, wali bangus na daw. Kaya nagligpit na kami at mainit na. Tanghali na rin at ramdam na namin ang init ng panahon. Kaya kung gusto niyo ng mga bidyong kwentong ganito, follow nyo si Inday Dudong. Salamat sa panonood!